There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Itong pula. So, pagdating sa kanyang body color and graphics, inspired siya sa CRF 150L design. So, kita nyo naman guys, no? Medyo talaga magkahalintulad sila. So, umpisahan muna natin guys sa kanyang engine specs. Pagdating sa kanyang engine specs guys, siya ay 4-stroke, single-cylinder, air-cooled, and overhead cam. Max power is 8.72 kilowatts at 8,000 RPM at max torque na 12.1 Newton meter at 6,000 RPM. So, pagdating sa kulay niya guys, meron siyang color combination na white and red. Tapos may konting itim lang siya dito guys. Ayan o, sticker ni Honda. So, sa headlight niya, ganun pa rin naman. Same lang dun sa black na na-review natin. Naka-bulb type. Turn signals, naka-bulb type. Meron din siyang mataas na suspension sa harapan, naka-telescopic, tapos naka-rubber boots na para ma-safe ito sa mga bato-bato, no? Para hindi matamaan yung front suspension nyo. Siya ay naka-single hydraulic disc brake. At ang kinaganda nito guys, ditong kay XR150L, naka-dual path piston brake caliper na siya. Meaning, napakaganda na ng play na kanyang stopping power dito sa front guys. Kasi usually sa motor is isa lang or else naka-drum brake. Sukat ng gulong is 90x90x19. Yan. And naka-spoke. Meaning itong isang to guys is hindi pa siya naka-tubeless. Meron pa rin siyang interior sa loob. Tapos, sa kulay naman ng kanyang suspension dito guys, naka-silver yung datingan. Ayan. And kung mapapansin nyo guys, naka-black tire na siya, meaning may spike na. So, pag halimbawa dinala nyo tong motor na to sa mga mapuputik or mababato or mabubuhangin na lugar, no, hindi na siya dulasin dahil nga, ayan, naka-spike na siya. Tapos, dito naman tayo sa bandang gilid. Check natin, ayan. Meron siyang decals dito guys na puti. Tapos may konting itim, ayan, itong lining na yan. Tapos ito, color na red. Plastic, tapos ayan, napakahabang sticker na XR150L. So, ito yung itsura niya sa side fairings guys. Tapos, meron na din siyang guard dito para hindi mapaso yung legs niyo pag sasampa yung driver or yung rider. No? So, napaka-advantage nito guys. Safe na yung legs niyo dito sa kanyang parang exhaust. Again, meron na siyang kickstart. So, napaka-advantage kasi guys na hindi pa rin tinanggal tong kickstart para pag halimbawa mabusan kayo ng baterya, eh meron kayong maasahang kickstart na mapapanda nyo pa yung motor ninyo. Tapos, ito yung apakan ng driver, brake. Ayan guys, napaka-aggressive na ng design. Same din sa ibang mga pang-enduro ng motor o pang-trail, ganun din. Same lang din ng design guys, silver.
Apakah ng angkas, naka-rubberize. Yan. Napaka-responsive din naman. Tapos, ayan guys, naka-ano dito guys, paint na glossy black. Then dito naman, pagdating sa kanyang side fairings dito sa bandang likuran, puti siya. Tapos, ito yung kanyang tambucho. Ayan o, napaka-stylish na din guys. Tapos, meron na din siyang aluminum end cap dito. So, meron siyang cover dito guys. Check natin. Bakal to guys, na matte. Tapos, ito plastic. So, safe na yung legs ng OBR ninyo na hindi siya mapaso dito. Ayan. Seat cushion, napaka-generous. No? Minsan ka lang or bihira ka lang makakita ng isang pang-trail ng motor na generous yung seat cushion. So, ang hatid nito guys is comfort for long ride. So, sa seat texture, medyo ano siya guys, dulasin. Ayan, naka-leather kasi siya. Tapos, meron ditong paint na Honda. So, napakaganda na din na kanyang rear carrier guys. Pagdating sa paint, naka-glossy black. Napakaganda din naman ang pagkakamount na napakatibay. So, ang pwede nitong ilagay dito guys na bigat is, ayan, 5 kilograms. So, pag halimbawa ma-exceed na siya ng ganyan guys, hindi na siya ano inaalaw. Kasi nga baka, alam nyo na, masira yung tail ninyo kung halimbawa mas mabigat pa dyan sa 5 kilograms. Meron ako nakita na nagdala ng XR na bumili ng bigas, which is alam nyo naman, nasa 25 to 50 kilos, hindi siya maganda. So, kung halimbawa maglalagay kayo ng mga bagay dito, pwede nyong lagyan ng hanggang 5 kilograms lang. Yun lang yung sinasuggest ni Honda na pwedeng ilagay na weight dito sa kanyang rear carrier. Sa taillight naman, naka-bulb. Ayan, ito naka-bulb pa rin. May ilaw ng plaka, tapos plate holder, at saka yung kanyang fender sa likod. At naka-reflectorize na din guys, dagdag visibility pagkagabi. Then dito naman guys, meron na din siyang durable rear suspension. Siya po ay naka swing arm monoshock suspension. Ayan, naka black yung color na kanyang ano guys, monoshock. Tapos meron na din siyang chain cover dito. Sukat ng gulong sa likod is 110 by 90 by 70, naka spoke. Again, naka tube type pa rin po itong isang to. Braking system is naka drum brake. So ayan guys. Then, dito tayo sa kabila. So, dito naman, design niya dito sa likod. Napakalinis naman. Meaning, kapag halimbawa i-washing nyo to, lilinisan nyo tong motor na to. No? Napakadali na lang din linisin kasi wala naman siyang ibang mga sulok-sulok dito. Pag spray nyo dito, labas naman kaagad ng dumi dito. So, napansin ko lang din, wala siyang cover dito. Di po para sa ibang mga motor, no? Na mayroong cover dito. Pero kahit ganun pa man, guys, well, napakalinis pa rin naman ng design. Tapos, ito yung apaka ng angkas. Naka-rubberize pa rin. Tapos, side stand. So, itong side stand guys is naka-traditional side stand. Meaning, wala pa po siya yung side stand switch na pag halimbawa, binaba nyo yung side stand is mag-turn off yung motor nyo. So, yung ito po is hindi pa po ganun. Wala pa po siyang ganung klaseng features. Or feature. Tapos, ito yung apaka ng driver. Yung cambian niya, and siya po ay naka 5-speed transmission manual. Ayan guys, oh. Sa side, ganun pa rin naman, same na sa kabila, meron siyang decals dito na 150L XR, and the rest of it is yung fairings niya na pula. Ayan. So, ngayon guys, dito naman tayo sa kanyang handlebar. I-check natin anong meron dito. Sa grips, makapit naman, same lang sila ng grips ni CRF150L. Parang may black dito. Yan, same lang. Sa mga levers, ayan guys, naka matte yung texture. Same lang dito sa kabila. And ang nagustuhan ko din dito guys, no, katulad ng sinabi ko kanina, aside sa electric start, eh, meron pa rin naman po siyang kickstart. Ayan. Yan yung sa right side guys na button. So aside from that, wala ka na ibang makikita. Dito sa left side, low beam, high beam. So wala siyang passing light. Akala ko meron, wala siyang pass light guys. Turn signal switch. So pag i-off nyo, push nyo lang to. Horn. Ayan. Sa dashboard naman, nandito yung kanyang speedometer. Tapos yung kanyang odometer. Yung kilometer per hour. Natakbo mo.
And then, nandito yung kanyang turn signals indicator. Tapos, yung kanyang high beam, low beam, at saka yung neutral indicator. Tapos, sa mga nagtatanong, siya po ay naka-traditional key, meaning disusi pa po siya, hindi pa po siya yung keyless type. And then, meron na din siyang pride of ownership, may pangalan na din po siya ni Honda dito. Regarding naman po sa kanyang fuel tank capacity, meron na din po siyang malaking fuel tank capacity na 12 liters. Tapos, ilalagay ko na lang din po dyan sa baba yung kanyang average fuel consumption. So, malayo-layo na din po yung matatakbo nyo yan dahil nga napakalaki na ng kanyang fuel tank capacity. Siya po ay naka Euro 3 compliant na. No? So, napaka-advantage niyan guys for fuel efficient and environment friendly ride. And isa pa guys, pagdating sa kanyang engine, no? Siya ay meron na siyang balancer to reduce vibration. So, napaka-advantage niyan guys kung sa high speed ka na meron kang balancer. In that way guys, marireduce nyo yung vibration. So, ayan guys, nakaupo tayo kay XR150L. So, meron siyang seat height na 825mm. So, sa height ko na 5'5 guys. Ayan, kitang-kita nyo naman, naka-tiptoe tayo. So, sa mga may height na mga 5'4, 5'3, kayang-kaya itong abutin. Pero kung nasa mga 5'2 guys, kayang-kaya nyo pa rin po itong abutin. Yun nga lang po is nakaangat po yung isang paa natin na kagaya ng ganyan. So, kung interesado kayo dito sa motor na to, meron siyang updated price ngayon 2022 na 95,500. Yun po yung kanyang SRP. Tapos, kung gusto nyo po ng hulugan, meron po siyang down payment na 10,000 pesos. At monthly amortization for 3 years na 4,763. At rebates na 200. So, itong motor na to guys is available dito sa Honda Motor Joy Panabo City Branch. So, meron po silang dalawang kulay na available. Meron po sila ng white and red combination at saka yung black and red combination. So, punta ka lang kayo dito guys kasi meron silang dalawang available units. So, kung may katanungan pa kayo guys regarding sa motor na to, comment lang kayo sa baba. At kung meron ako nakaligtaan at hindi nasabi or nabanggit sa video ito, comment lang kayo sa baba. And of course, sa mga bago pa sa channel ko, paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel para makapanood pa kayo ng videos na kagaya nito. And also, please follow my Facebook page, Langga Gail Motovlog.